K-12 curriculum bago maisabatas. Kaliwat ka ng mga tanong ang lumitaw sa pahayagan, media, mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Mag-aaral, guro, magulang, at mga kawani ng gobyerno. Mga katanungang wari nagbibigay babala. Mga katanungang hindi patiyak ang pakta. Handa na nga ba ang Pilipinas sa pagbabago ng daloy sa edukasyon? Nauunawaan ba ng karamihan ang K-12 curriculum? Ang pag-unlad ng batayang edukasyon sa Pilipinas ay nagpapatunay lamang na gumagawa ng hakbang ang kagawaran ng edukasyon sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon. Simula noong 1945, ang kurikulum ng primarya ay sumailalim sa tatlong revisyon, habang ang kurikulum ng sekundarya ay sumailalim naman sa apat na revisyon dahil sa 2-2 plan o 2-year college preparatory at 2-year vocational curriculum. Ang pagkakaroon ng revisyon sa kurikulum ng bansa ay sumailalim sa maraming pag-aaral. Nakita sa mga pag-aaral na ito na congested ang kurikulum, kaya mababa ang proficiency level ng mga mag-aaral. Mga salik na nabanggit kung bakit pabago-bago ang kurikulum ng batayang edukasyon, simula pa noong 1945 ay may pagkakatulad din sa pagpapatupad ng K-12. Una, mababa ang markang nakukuha ng mga mag-aaral sa National Achievement Test mula school year 2005 to 2010. Kitang-kita na hindi man lamang umabot sa 75% na sinasabing target percentage upang makapasa sa nasabing pagsusulit. Ikalawa, hindi kayang makipagsabayan ng Pilipinas sa ibang bansa. Ayon sa Trends in International Mathematics and Science Study noong 2003, ranked 23 out of 25 schools ang ating bansa sa grade 4 math and science. Ranked 34 out of 38 schools sa high school math at ranked 43 out of 46 schools sa high school science. Ikatlo, ang mataas na unemployment rate sa bansa. Bukod sa pagiging bata, karamihan sa mga nakapagtapos ng high school ang kabilang sa mga walang trabaho. Pinapakita rin dito na hindi akma ang kakayahan ng mga nakapagtapos sa pangangailangan ng bansa. Mahihinuha rin dito na hindi pa sila handang humarap sa mundo ng mataas na edukasyon at pagtatrabaho. At panghuli, tanging Pilipinas lamang sa Asia ang may 10 taong batayang edukasyon. Sa kasamaang palad, ang mga nakapagtapos ng 10 taong batayang edukasyon ay hindi tinatanggap sa ibang bansa. Kaya ito rin ang dahilan kung bakit mataas ang unemployment rate. Ang K-12 Basic Education Curriculum ay ang pagdaragdag ng 2 taon sa 10 taong batayang edukasyon sa bansa. Mayroon itong tinatawag na K-6-4-2 model. Binubuo ito ng 1 taon sa kindergarten, 6 na taon sa primary education, 4 na taon sa junior high school, at 2 taon sa senior high school. Yan lamang sa mga kakaibang katangian ng K-12 ang universal kindergarten na sinasabing karapatan ng bawat bata ang makapasok sa kindergarten. Mother tongue language-based education na gagamitin ng unang wika sa pagtuturo ng aralin mula grade 2 hanggang grade 3. At specialization sa academic, technical vocational, at sports and arts sa senior high school. Inaasahan na magiging produktibo ang bawat mag-aaral na sasailalim sa K-12 Basic Education Curriculum. Upang maging matagumpay ang K-12, inihanda ng Estado ang mga paaralan sa buong bansa. When we implement new curriculum side by side, we train teachers. Okay? Why? Because they will be implementing the curriculum. If they are not aware, you cannot give what you do not have. So they have to train for the change, the enhancement. So they are actually training. Through seminars. Yes, through seminars. The next question will be, when we develop curriculum side by side, we develop instructional materials, because that will be a problem. Anong libro ang mga o materials ang gagamitin sa grade 11? Sa grade 12, wala. Diba? So side by side. Once they are through with the competencies, the next task is, because all your instructional materials, they should be aligned with the identified competencies.
So pag natapos na, when you are through identifying the competencies, you can now request people to develop instructional material. Mas magiging maganda ito na hakbang para doon sa mga estudyante. Mas maganda. Kumbaga sabi nga na natatandaan namin, sabi ni Dr. Liwana, ginawa to para sa mas mabuting pagbaba. Kasi lang ang labi natin para sa ikaw. So, mas maganda ito. Maganda ang pagbabago. Nung araw na, nagkaroon kami ng seminar na isinagawa nga sa Philippine Normal University, parang nagkaroon na kami ng liwanag sa doon sa magaganap na K-12. At first, nung narinig ko yung balita na meron ng bagong curriculum, yung K-12 na, ayokong sumang-ayon kasi panibagong karagdagang taon na naman. Kumbaga nung dating, nung nakagawian namin ng mag-aaral, masyado nang mahaba yung time para mag-aaral. Pero ngayon, parang nadagdagan na naman. So naisip ko, parang pahirap na naman. Pero later on, nung na-introduce sa akin yung K-12 ng mga teachers ko, mga kapwa ko studyante, na-realize ko na ang pinaka-aim talaga is maging competitive ang isang bata towards other countries. Kasi ako bilang isang grade 7, pangarap ko maging civil engineer. Tapos, siguro mas maganda kung sa ibang bansa ako makakapagtrabaho. Kaya, naisip ko na rin na sasang-ayon na lang ako kasi ngayon, bilang isang estudyante nga, natututunan ko na yung mga bagay na hindi ko natututunan. Nagiging mas handa ako sa mga posibilidad ng buhay. Mas nagkakaroon ako ng experience bilang estudyante. Dito sa silid na ito, ginagawa ng mga guro ang lahat na kanilang natutuhan sa maikling panahong seminar at training na dinaluha nila tungkol sa sinisikap ng guro na matuto ang mga mag-aral kahit na siksikan sila sa isang classroom. Maganda at maayos ang paaralan, kaya makatutulong ang mga ito upang maging ganado ang mga mag-aral sa kanilang pag-aaral. Sa kabila nito, patuloy pa rin itong sumasailalim sa pagbabago upang mas maging maganda at maayos ang paaralan. Katulad ng kurikulum ng ating bansa, nakatutulong ito sa paghubog ng mga mag-aaral. Ngunit dahil sa K-12, mas nakatutulong ito upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon at makahubog hindi lamang basta mag-aaral, kundi produktibong mag-aaral. Thank you.